Salamat po sa lahat po na nagdasal po sa amin at sumuporta, nagpuyat po para mapanood po yung mga competitions namin. God bless us all po. Ang panalo po namin ay panalo po nating lahat. Ginawara ng pinakamataas na pagkilala ng House of Representatives ang gymnast star at double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Kasama ang iba pang miyembro ng Philippine Olympic Delegation, tinanggap ni Yulo ang parangal sa Kamara Miyerkules ng umaga, August 14. Ang Congressional Medal of Excellence ang highest award ng Kamara para sa Filipino achievers sa larangan ng sports, business, medicine, science, arts and culture. Congressional Medal of Distinction naman ang iginawad sa Olympic bronze medalist na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Naging mainit ang pagsalubong ng mga mambabatas sa delegasyon ng Pilipinas sa katatapos na 2024 Paris Olympics. Bukod sa pagkilala, pinagkalooban din ang Olympic medalist ng cash gifts mula sa ambaga ng mga kongresista at kawanin ng Kamara. Mahigit 14 million pesos para kay Yulo, tig 3.5 million pesos para kina Petesio at Villegas, samantalang kalahating milyong piso naman sa iba pang atletang Pilipino. Gusto ko lang po magpasalamat kasi mas napapansin na po yung sports ngayon sa Pilipinas. So, baka madami pa po ng mga atletang mas magpursige po. Nanawagan naman si House Speaker Martin Romualdez sa mga kapwa mambabatas na amyendahan ang National Athletes, Coaches, and Trainers Benefits and Incentives Act o Republic Act 10699. Ito ay upang mapaigting pa ang suporta ng pamahalaan sa mga atletang Pilipino. Gayun din, mapagkalooban ng akmang pondo ang sektor ng sports o palakasan sa bansa. We will conduct a review of our legislation, among others, Republic Act 10699, the National Athletes and Coaches Benefits Incentives Act. Kailangan amendahan natin para may bibigay ng suporta at tulong po sa lahat ng mga atleta natin. Inaasahan din ng mga atletang Pilipino ang ibayo pang suporta mula sa gobyerno upang lalong magpursige na makapag-uwi ng karangalan para sa Pilipinas. Basta lagi pong ano, wala ito, agad pa lang ito. Sana po matutukan po yung lahat kasi galing po ako sa yun nga, sa wala po talaga. So ayun po, yung I think they need SNC, kagaya po sa national team, kailangan po talaga ng SNC. Nutritionist po, sa pagkain po talaga, mahalaga din po talaga yung pagkain. Kasi po parang dun nga din po kami kumukuha lahat. And then po, yung training area po, like po yung mga, ano na yung gym, ganun po, sana po mga matutukan po yun, tapos mabigyan po ng mga uniform yung mga atleta. Samantala, makikipagpulong naman ang liderato ng Kamara sa Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee kaugnay ng posibleng mga hakbang upang maamyendahan ang batas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.